Curious ba kayo and gusto nyong malaman kung paano gumawa ng mga pictures na kagaya nito? Gamit lamang ang AI or artificial intelligence? Yeah, boy. O kaya naman, naghahanap kayo kasi ayaw nyong gumastos pambili ng mga subscription plan sa Midjourney o kaya naman sa dall-e kasi ubos na yung free trial nyo. Well, you're in luck dahil for this video, tuturuan ko kayo kung paano gawin lahat to and I will show you 5 best free AI generator tools na magagamit nyo at magpapabago ng buhay nyo. Nice. That's right guys, lahat to ay free and sobrang dali lang nito i-access mapamobile man o PC. Kaya let's go na! For our first website, we have Crayon na ma-access natin sa crayon.com. So dito, may iba't iba tayong pagpipilian ng mga style. So meron tayong art, drawing, photo, o kaya naman none. At makikita natin, meron tayo ditong text box na pwede tayong mag-type ng mga text prompts. So pag sinabi nating text prompts, pwede lang tayong mag-type ng kahit anong descriptive words na gusto natin. Halimbawa, gusto natin mag-generate tayo ng aso. You can just type a dog. So, pero, mas maganda kung mag-generate tayo ng specific words para mas specific yung gawin ng AI. So, for example, mag-generate tayo ng isda. A photo of an extremely cute alien fish swimming in the water. Ayan. And then, i-click natin yung draw. So, pag-click natin yan, expected natin na ang AI is i-generate tayo ng alien fish. So, hintayin lang natin siyang mag-generate. So, medyo matagal talaga siya, aabutin ng ilang minutes. Depende sa bagal din ng internet natin at sa server. But, okay lang yon kasi marami pa naman tayong ilalabas na mga free AI websites. So ayan, na-generate na natin yung alien fish. So, kita nyo, napakagaling, di ba? So from just text prompts, nakaka-generate na tayo ng AI. We can also type negative words. So, ang negative words, pwede lang tayo mag-type dyan ng mga words na ayaw natin lumabas sa AI. And for example, rock. Then, we can choose another style. So, let's say drawing. And then, click draw. Ayan. So, mag-generate lang natin yung mga image na drawing style naman. So, ayan. Kanina, art. But ngayon, ayan, drawing na. We can click this kung ito yung gusto nating image. So, pwede tayong click yung screenshot para ma-download yung image na to. O kaya naman, pwede natin siyang i-upscale by clicking the upscale button. So, kapag click natin yung upscale, may enhance yung ating image at mas lilinaw kaysa kanina. So, hintay lang natin siyang ma-generate. And then, makikita natin yung result. So, ayan. Kita nyo, mas luminaw na yung image natin. And kagandahan pa dito sa Crayon is yung mga generate natin na image is nagsasuggest siya na kung gusto ba natin bumili ng mga t-shirt na sila na mismo yung naglagay ng AI art natin. But for now, mag-focus lang muna tayo dito sa feature na mag-generate ng AI. So, let's try naman yung photo. So, yeah. Modern kids, playground, area landscape, water, floating, seat. And then, click draw. Hintay lang natin siyang mag-generate ulit. So, i-fast forward ko na to para hindi masyadong matagal yung paghihintay. And, as you can see, medyo inconsistent pa yung mga gine-generate na design ng artificial intelligence since patuloy pa naman na nag-i-improve yung AI as of now. So, kung may kita nyo sa mga Facebook or sa mga social media, maraming lumalabas ng mga AI art na, let's say, sobra or kulang yung mga daliri ng tao o kaya naman yung mga
objects is nakabaon pa kunwari sa lupa. So minsan iba-iba lang talaga. So bawat version nag-improve yung mga AI art tools na ginagamit ng mga tao. Ang next natin is hot pot. So ang hot pot is isa to sa mga pinaka-favorite ko na ginagamit since sobrang dami kasi niyang pagpipilian and wala rin siyang limit kagaya ng mga ibang AI generator tools na ipapakita ko ngayon. So dito, ma-access natin siya sa hotpot.ai and katulad ng mga iba sigurong papakita ko, meron siyang maraming AI tools na pwedeng gawin like turn imagination to art, remove backgrounds, colorize photos, enhance pictures, at iba pa. So, may kita nyo dito sa website nila yung mga pwedeng gawin sa website na to. Scroll down lang tayo and may kita natin pwedeng tayong mag-edit ng mga Instagram posts, LinkedIn banners, Facebook posts. Pero sa video na to, mag-focus lang tayo dito sa turn imagination to art. So, click natin to and pupunta na tayo dito. So, dito sa text box na to, dito tayo magta-type ng mga text prompts na gusto natin gawin ng AI. So, halimbawa, pencil drawing of an insect abstract hyper detail. Ayan. And we can choose from this so many variation of styles. So, meron ditong mga iba't ibang klaseng styles like ayan, makikita natin yung mga sketch, makikita natin yung mga 3D, mga ayan. So, try natin itong sketch. We can choose how many image na may generate pero one lang actually yung free. Pagka nag-generate tayo ng marami, kailangan natin bumili ng mga credit points. So, ayan, hintayin lang natin siyang mag-generate and there you go. Ayan na yung image na generate ng artificial intelligence. So, pwede tayong mag-generate ng kung ano-ano pa. So, tayong bahala kung gaano karaming i-generate natin. So, dami pa naman ang pagpipilian ng mga styles. So, try na natin lahat. Pero, syempre sa video na to, pili lang yung matatry natin. So, halimbawa, yung pixel art. And mag-generate tayo ng panibago. Kunyari, a boy in a game with a red background. And click create. So, hintayin lang natin siyang mag-generate. And there you go. So, kita nyo. Isa pang kagandahan dito sa Hotpot AI is pwede siyang maglagay ng seed image by clicking this icon. So, kapag click natin siya, pwede tayong mag-upload ng image natin and mare-reference doon yung AI art na gusto nating i-generate. So, for example, click natin itong styles at maghanap tayo dito ng style. So, for example, sci-fi. And then, mag-type tayo ng text prompts na gusto natin. So, for example, sci-fi metal cyborg man in a suit. Ayan. And then, click create. So, hintayin lang natin siyang mag-loading and there you go. So, as you can see, kuha niya pa rin yung headphones and then yung shape ng katawan ng sinid ko na image. Hey! That's pretty good! So, for our third website, we have Hugging Face or also known as Stable Diffusion 2.1 Demo. So, ma-access at makikita natin siya sa huggingface.co. So, ito yung link niya. And katulad ng ibang mga websites na pinakita ko, pwede rin siyang mag-enter ng text prompts at ma-generate na yung image niya. We can also try to input negative words. And yung mga in-input natin is hindi siya ma-display sa AI art na ma-generate natin. So, try natin itong mga example suggestion. So, for example, ito. A Pikachu fine dining with a view to the Eiffel Tower. So, pag in-click natin siya, automatic ma-fill in na siya dito sa text box. So, ito, for example, may negative prompt na low quality. Ibig sabihin, walang low quality dapat na picture na ma-generate. And mag-try din tayo ng ash. Ayan.
So, dapat si Pikachu lang yung ma-generate. And there you go. Ayan. So, ayan na yung mga AI art na na-generate niya. So, mamili lang tayo dyan kung ano yung gusto natin. So, try natin yung iba pang examples dito. For example, ito. A mecha robot. Ayan. Try natin. And, ayan. So, ang cool, di ba? Ayan na yung mga ma-generate niyang AI image. AI image. So, hindi lang siya katulad ng ibang website na pinakita natin na merong mga styles sa pagpipilian o kaya naman pwede tayong maglagay ng or mag-upload ng mga seed image. So, dito, ganito lang. So, mag-try na tayo ng mga ibang text prompts. So, for example, secret vintage photo of a rubber duck committing war crimes in World War II. And then click generate image. And there you go. So, ayan na yung na-generate na image gamit ang text prompts na tinype natin. Disclaimer lang guys, ang mga website na to is not in particular order. So, hindi siya worst to best nor best to worst. As much as possible, ayoko sana maging bias and gusto ko na kayo mismo yung mag-try ng lahat and mag-judge. You can comment it down below kung ano dito yung mga pinaka-gusto nyo and para makatulong din tayo sa pag-decide ng iba. Sa ating next na website, we have Magic Studio. So, dito sa Magic Studio, ma-access natin siya gamit ang link na magicstudio.com. So, right over here. So, tulad ng Hotpot, marami rin siyang AI tools na ino-offer like pag-create ng amazing product photos in minutes, create stunning profile pictures with AI, make pictures with words, remove unwanted things in seconds, at iba pa. So, kayo na lang bahala mag-explore sa mga iba't iba niyang features, but ito lang yung kailangan natin sa video na to. Make pictures with words. So, i-press lang natin tong create pictures and makakapag-login na tayo sa website nila. So, kailangan muna natin mag-login. So, in my case, magko-continue na lang ako gamit yung Google account. So, click ko lang to and then i-click ko yung account ko na gustong i-login. So, kayo pwede kayong mag-login email or Google. Kayong bahala. So, hindi tulad ng iba na unlimited. So, dito meron siyang limit na pwedeng makreate lang na pictures. So, in this case, 20 pictures ang kaya niyang makreate. So, try natin na mag-create. Ayun. So, mag-type lang tayo ng text prompts and pwede tayong mag-click ng mga styles na gusto natin. So, halimbawa, cinematic, modern, abstract. So, in this case, modern na lang. And then, mag-type tayo. For example, city center public park. Modern landscape building architectural design. And pwede tayong pumili ng orientation na gusto natin and click create picture. So hintayin lang natin siyang mag-generate. So compare sa iba, mas mabilis siyang mag-generate ng picture. And there you go. You can also click another variation kung ayaw natin yung naunang generate ng AI. And then pwede natin siyang i-download. So, ayan. So, kapag kakanlik natin siya, may mapansin nyo, meron siyang watermark na Magic Studio. Kasi nga, free lang siya. So, kung mapansin nyo, 18 over 20 pictures left na lang yung pwede natin ma-generate. We can also change its styles kung gusto natin. And then, mag-create pa tayo ng iba. So, let's say, mag-create tayo ng robotic jellyfish in the sea. And then, click natin yung colorful na style. Tapos, square orientation lang. And, there you go. Stig, diba? So, try natin ibahin yung style niya. Ayan. Ghibli. And, boom. So, ang cool niya, diba? So, kung mapansin nyo, 16 over 20 pictures left na lang. Can edit it. So, try natin tong magic eraser. So, try natin magbura ng object dito sa image natin. Let's say, itong isang object na to.
murahin natin siya and hintayin lang natin mag-load. So, ayan. So, ganyan lang kadali pagka gusto nyo magbura ng object and makikita nyo, boom. Diba? Parang walang kabahid-bahid ng bura. So, as in, parang original na picture lang siya. For our last AI generator website for today, we have Night Cafe na makikita at ma-access natin sa creator that nightcafe.studio. So, in here, kailangan lang din natin siyang i-log in sa ating account para ma-access yung mga tools nila. So, in my case, i-log in ko na lang yung Google account ko uli. And then, click my account. Tapos, automatic na may makakapasok na tayo sa website nila. So, kung makikita nyo, na-save yung mga creation nyo dito sa My Creations. So, as of now, tatlo na yung mga nagawa ko. And then, para makapaggawa ng panibago, click lang natin itong create. So, kung mapansin nyo, meron lang din siyang credit system, kagaya ng Magic Studio. So, as of now, meron akong 12.25 credits. And dito, kaibahan dito, pwede kayong mag-claim ng mga credits na makikita nyo sa notification. And then, every day, may magsisend ng mga credits sa inyo and pwede nyo siyang i-claim para madagdagan yung credit points nyo. So, ayan. We can click advanced mode kung gusto natin. And for the algorithm, iwan lang natin siya sa stable. And sa model naman, pwede tayong pumili dito ng mga gusto natin. But, ang pinaka recent at pinaka-advanced is yung SDXL beta. So, ito yung pinaka magandang version as of the moment. So, dun tayo syempre. And then, pwede tayong pumili ng iba't ibang styles na in-offer ng Night Cafe. So, like for example, striking, anime, ayan, origami, we have artistic, color painting, mecha, at iba pa. So, sobrang dami niya ang pagpipilian din. And, let's try to choose anime. Ayan. And then, mag-type tayo ng text prompts. So, for example, Naruto Uzumaki, cyberpunk, aesthetic, a leather jacket, futuristic goggles. Ayan. And then, mag-scroll down tayo. Makikita natin dito kung ilan yung number na pwede na image na gusto natin i-generate. So, kada mataas na number, mataas din yung credits na mababawas. But for now, since retipid tayo sa credit points, isang image lang okay na. Ayan, isang image lang generate natin. And then, click lang natin tong create para ma-generate na yung image natin. So, hindi tulad ng iba, mabilis lang din siyang mag-generate ng image. So, hintayin lang natin. So, hindi ko na ito finas forward. Ganito lang talaga siya kabilis mag-generate. Ayun. So, ito na yung generate na AI ni Night Cafe. So, pwede natin itong i-download na or i-copy. So, ayan, Naruto Uzumaki, cyberpunk, aesthetic, leather jacket, futuristic, okay, mali pala spelling ng goggles ko, but ayan, okay na yan. So, try naman natin tong hyper-real. So, click na natin tong create button. Hintayin natin siyang mag-generate. And, as you can see, ayan, mas better siya sa una. So, ayan, maganda. So, try naman natin mag-generate ng ibang text prompts. So, sobrang daming pwede nating ilagay. Nakadepende din sa inyo kung ano yung mga gusto nyo. So, kung may maisip kayo, i-generate nyo lang gamit ng AI and talagang makakatulong to sa inyo. So, for example, a monster in a high-tech suit with a visor over his eyes, a laser gun, highly detailed. And then, choose tayo ng style. Let's try itong striking. So,
kita nyo may mga nakamark na SD, XL. So, ibig sabihin, yun yung mga styles na mas fit para dun sa style na yun. Ay sa stable version or sa model na gagamitin natin. So, ayan. Stig. Ang ganda, di ba? So, that's it. Thank you all for watching. Kung nakaabot kayo dito hanggang dulo. This is just 5 of the free AI generator tools na ginagamit ko, and alam kong marami pa akong hindi nabanggit. So, if may mga suggestions kayong iba, feel free na mag-comment sa ating comment section. And if marami kayong natutunan and na-discover dito sa aking video, please like and subscribe, guys, for more tech and AI-related tutorials kagaya nito. So, this is Alan Vincent Buning, your Pinoy Tech Noob. Goodbye! You